pinalalayo sa dalawang museo na ating napuntahan ang Sikiya Mansion. Bale yung patay ng 1830. And then, yung daughter niya, Estefania Angko, is married to Gregorio Sikiya. Isang Chinese-Filipino. Ang nanay ni Gregorio Sikiya is Petronila Singson Encarnacion. Ang tatay niya is si Vicente Romero Sisi. Then, yung bahay is belongs to Angko, bale, bahay ng mga Angko, na isang Chinese merchant dito sa Digan. So, nung kinasal yung anak ni Don Justo Angko kay Gregorio Sikiya, nung American time, so ang mansion, ito yung tinatawag na Sikiya, Sikiya Mansion, kasi nung araw, ang babae ho nagbibigay ng dowry or bigay-kaya sa lalaki. So, kaya ang mansion tinawag na Sikiya Mansion. Pero ang real owner is from the Angko, yung Chinese merchant. Then, si President Quirino naman, isa sa mga granddaughter ni Gregorio Sikiya, si Doña Alicia Sikiya, yung napangasawa ni President Quirino noong 1921. Ang bahay na ito ay dating tinirahan ng pang-anim na presidente ng Pilipinas na si Elpidio Quirino. Ayos ng mga gamit na makikita ngayon dito sa Sikiya Mansion ay dati pa ring ayos noong ito ay tinitirahan pa ng mga angko. Lahat ng mga makikita natin dito, lahat is belongs to the family, the wife, President Quirino. Lahat ng mga gamit dito, yung espolaryo, lahat ng mga personal artifacts na makikita nito dito sa bahay, more on belongs to the family ng wife ni Elpidio Quirino, yung mga Sikiya. Makikita rin dito ang sasakyan ni dating Presidente Elpidio Quirino noong siya ay nanunungkulan pa lamang. Ang bahay kasi is privately owned. Ang city government naman, ini-enlarge sila yung mga tourist spot. Ito yung para isa sa mga nakatulong dito sa Digan. Isa sa mga priority ng mayor natin ngayon is yung turismo dito sa Digan. So, isa sa mga pinupuntahan ngayon ng Digan, yung mga turista dito sa Sikiya Mansion. The Vegan Children Museum. Ang museyong ito ay matatagpuan sa makasaysayang Filipino-Spanish Friendship Park ng Mira Hills. Ang Buridec Museum ay isang museum na para sa mga bata. Itong unang-unang
Children's Museum dito sa Ilocos Region. So, ang Buridek, derived from the word na Buridek, which is bunso, ganun, or youngest child. Kasi, ang paniniwala, lahat tayo dumaan sa pagiging Buridek. Lahat tayo dumaan na bunso or only child, tapos nagkaroon ng ate, kuya, ganun. Ito rin ay isa lamang sa mga tatlong children museum dito sa buong Pilipinas at nagbukas noong September 8, 2008. Ang Buridek ginawa para i-preserve yung legacy na ng vegan, kung ano yung vegan, kung ano yung identity, character ng isang Bugenyo. Yun ang purpose ng ano, para maipamana sa mga bata yung kung ano yung talagang isang Bugenyo, kung ano ang vegan, kung ano yung gusto nating marating, kung ano yung pinagdaanan natin. So makikita natin lahat ito sa Buridek. So sa loob, bali na ano siya sa 5 modules. First and second module, yun yung identity ng vegan. Makikita natin yung mga damit dati na sinusuot ng mga Bugenyo, mga Ilocano terms na mga basic. Tapos may makikita tayong ano, miniature house na nagre-represent ng vegan home kung saan pinakakilala tayo dito sa vegan. So yung module 3 naman, nakikita yung character ng vegan. Yung heritage niya, yung mga pagkain natin, kung paano nagagawa, yung mga distinct dito sa vegan lang talaga. So, tapos yung next building naman, dun naman yung industry, yun yung continuity na parang kung habang pinalaki mo yung bata, kung paano siya magiging productive. Makikita mo kung ano yung religion ba na most prominent dito sa vegan, yung government natin. So, papalakiin mo siya na may takot sa Diyos, may respeto sa mga nakakatanda, tsaka yung gusto mo maging productive na citizen niya, gusto mo rin mapalago yung bansa natin. Yun yung parang magiging goal ng bawat tao, yun yung magiging goal. Tapos yung fifth na module na, which is bago lang, may library, may mini library kami doon, tapos may mga dolls kami na galing sa iba't ibang ambassadors ng ibang countries. Tapos may mga dolls din kami nagre-represent ng mga iba't ibang career. Ano yung mga gusto mong maging paglaki mo, makikita mo din doon. So, ang Buridek po is open Mondays to Sundays, 8 to 5. Ang entrance fee lang po, at sa adults, 20 pesos, tapos sa children, 10 pesos. Ang papel na ginagampanan ng mga museyong ito ay nagbibigay ng ideya sa mga turista kung ano nga ba ang kwento ng vegan at kultura ng mga nakatira dito. Ilan lang sa mga ito ang mga pwedeng puntahan dito sa siyudad ng Vigan. Abangan nyo ulit ang trip lang sa susunod na linggo dahil ating ipagpapatuloy ang pamamasyal dito pa rin sa Vigan.